Hello everyone, good evening. Gabi na po dito. Ito na po yung form of exercise namin. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot while taking video. Turning around. Kailangan mag-exercise, di ba? Ano yung mga nakita natin? Mga... Pasingot guys, pasingot. Rent-a-car. Kahilera dito ng mga shops, puro rent-a-car. Dito kami nag-rent dati nung wala pa tayong sasakyan. And normally, yung mga sasakyan nila, nag-ranging yan at least 70 dirhams yung pinakamura. Tapos, depende na yon sa anong class ng sasakyan ng rentahan mo. Ano sabi mo? Per year na siya or yung muha na ng... Yung daily, 70 dirhams yun. Yung, normally, yung inirent ko, yung muha lang syempre. 70 dirhams a day. A day. Pero pwede yung madalas yung balay. Alam nga, nirentahan mo nga, di ba? So 24 hours na sa'yo yun. Normally, pag hinira mo yun ng... 1 week. Ang starting kasi ng rent nila is morning. Mga 9 o'clock. Ibabalik mo din yan by tomorrow. Pinaka-latest na maibalik mo yan, the next day is 12 noon time. Pag you go beyond 12 noon time, may extra charge yon. Pero normally, pinapa-extend ka nila up to 2 hours, like 2 p.m. with free of charge. Pero beyond that, another full day charge. Kaya sa pag-irenta ng sasakyan, ingat-ingat din, no? Kailangan may agreement. Napakalawak na parking nito. Dati libre lang yung parking na yan. Oo, kasi ginawa yung pavement eh. Dati ano lang kasi ito, mabuhangin. Mosque yung nasa, nakikita nyo. Tapos napakalawak na parking. Umikot lang kami. 200 per month dito. Aha. 200 per month. Ito, nakausap ko na yung tao dito. Nung kailangan ko pa nung parking space. Nasa halagang, mga ganun, 250 to 300. 200 sa pavement. Mahal yun eh. Asan di ka nakapark, Dai? Saan ka nakapark ngayon? Walang sasakyan ngayon kasi na-accidente kami nung last week, di ba? So nasa kasa ngayon. So mostly, saan ka talaga? Kahit saan ako dyan pag may... Yung may bayad o walang bayad? Nagbabayad ako nung sa ano, sa government, per hour. Per hour. Ang parking kasi dito sa... Dubai. Sa Sharjah. UAE or Sharjah, we should say, kasi taga Sharjah tayo. 2 dirhams an hour. So ako kasi... Galing ako ng work, normally dumarating ako ng off ako ng work like 6:30 ng gabi. Sa Dubai pa ako galing noon. And then it will take me an hour or an hour and a half at least bago ako makadating dito sa Sharjah. So probably andito na ako ng mga bandang 8. Minsan mas maaga, like 7:30. Madali naman kumuha ng parking pag mga ganyang oras pa. Magpahirapan na lang yan ng mga bandang... mga 12 noon midnight. Ganon. Yung 11 kaya ko pa yan eh. Wala kasi akong libreng parking sa building namin kasi dito sa Sharjah, mahal. Mura lang naman kung month-wise. Kaso sisingiling ka nila for a yearly rent. So kung 250 tayo a month times 12 months, malaking pera yon. Hindi mo alam kung magsistay ka ba sa building na yan for the next 1 year. Ito, ano to yung Land and Sea. Land and Sea, mga... Land and Sea, mga... Anong tawag dyan? Land and Sea, mga ano to eh. Mga magagamit pag nag-ano. Kakaroon ka ng ano, kakaroon ka ng mounting negosyo. Ayun, next. Same pa din, di ba? Yung mga... itsura ng parking machine sa may Sharjah. Dito ka magbabayad. Nakikita mo dyan ay yung details kasi malabo. Yan yung Americana office. Americana, di ba? Ito yung company na humahawak ng Krispy Kreme. Hardee's. KFC. Ano pa? Yes. Yan. Dito kayo mag-a-apply ha. Pag napunta kayo ng UAE. Dito sa may Sharjah Americana Kuwait Foods Corporation. Tambay muna tayo hanggat red light pa. Ito. Punta na po kami sa park. Nakarating na kami ng park sa kakalakad namin.
Sarado kasi yung Brands Forest na pinuntahan naming isa. So ngayon, hanap na lang kami ng iba pang shop na may magandang sapatosan. Ayan, may mga nag-exercise, ang healthy ng lifestyle nito. Alam nyo guys, masarap maglakad-lakad. Masarap nga yun. So, hindi na magja-jogging. Akala ko nga mapapagod ako kasi pagod ako nga sa trabaho. Pero napawisan ako, iba. Ibang level. Release yung mga bad energy. Bad elements sa katawan. Bad elements. Bad you din, no? Dapat din bigyan natin ng ano, ng... Ng? Pagkakataon ng ka-exercise ng katawan natin. Oo, sa taba mong yan. Kailangan mo talaga. We're heading home now kasi isang oras na lang tapos na naman yung masasayang gabi. Magpo-curfew na naman. Right at 10 o'clock in the evening, curfew na uli. Bawal na lumabas hanggang 6 ng umaga. Bawal lumabas. Kanta ni Kim Chu. Tapos, yung bahay namin ngayon from this location, nasa 10 minutes. Mga 10 minutes lang yung walk, diba? Pero may isang oras pa tayo na maglibot-libot. So, we'll try to utilize the time na kung may makita tayong magandang madadaanan dyan, then let's check that shop. Dito na kami kanina eh. Ito yung una nating video. So, we need to say thank you for watching, guys. Subscribe, and guys. Thank you for making me graduate grade 1, naka 100 subscribers na tayo niyan. Kailan na tayo? 100. 100 plus? I still have to make 900 subscribers. Yeah. Para naman masaya. Love. Sobrang pawis si Babe. Ano sabi mo, Jimboy? Love pa din. Secret sa kino ka. Itong si Jimboy kasi... Maganda. Bukod sa maganda. Kakahire lang kasi niya. Swerte nga niya eh kasi nasa COVID tayo ngayon. Tapos ang daming nagsitanggalan ng trabaho, deduction sa salary, yung iba na pauwi na. As in uso nga rin ito yung barter ng mga gamit-gamit kasi wala, syempre wala nang pera, wala nang pambili. Meron, yung iba binabarter ng mamahaling gamit. Meron dito? Meron, nasa online. Sa Sharjah? Sa amin kasi sa Kagendoro, meron. Hindi kasi marunong mag-internet, kaya di mo alam. Ang gaganda ng mga pinababarter nila, mamahaling gamit. Tapos kailangan lang nila ng mga sack of rice, canned goods. Ah, ganyan. Ayun, mga gatas. So, just imagine, parang, di ba, yung need talaga ng tao when it comes to food, hindi mo pwedeng imaya-maya yan. Kasi, wala talaga material na bagay. Ang material, pwede mong i-let go at any time. Pero yung pagkain, mahirap. Yung hindi ka lang makakain ng tatlong araw, baka makain kita. Wag naman. Ayan. Tapos, ano ba yun? Yan, na-hire siya sa work niya. Ayaw niya kasi sabihin kung saan. Basta maganda naman yung company. Stable, kilalang kilala sa UAE. Bigyan ko ba ng clue? Huwag na! Ayaw niya sabihin eh. Malalaman niyo naman yan pag nagkikita pa rin kami in the future. Kasi lalabas yan sa bids natin. Pag magkikita pa kami. Kasi lilipat na siya ng ibang... Magkikita na kami. Saan ka ba lilipat? Hindi ko pa alam. Saan ka ako madistribute? Basta lilipat na siya ng lugar. Malayo-layo ata eh. Inshallah, sana malapit na. Bako niya ako. Tapos... Mas ganoon. Ayun. Ano yung daan? Dito na? Paano na siya palabas? Anong mamimiss mo dito sa Sharjah pag nalipat ka na? Yung mga tao. Anong mamimiss mga tao? Friends mo ba mga yan? Yung mga tao. Sige o, kayo di ba o. Mga plastic friendship. Mo. Mga friendship. Pinakain ka lang namin, namimiss mo na kami. Gawin siya, hindi naman gawin. Meron naman nakaraan, di ba? Ganun. Ang sarap ng pawis ko talaga. Tapos, yung ano. You know? Yung view ng Sharjah. Yung ano ng Sharjah. May view ba sa Sharjah? Maganda naman ang mga nasa Sharjah, di ba? Now, what I like in Sharjah is yung tranquility ng lugar. Parang sa Dubai kasi ang bilis ng pacing doon. Eh dito, parang lay down, relax lang. Relax lang. Parang hindi siya crowded, gano'n. Ano hindi crowded? Crowded naman. Kaya lang, parang hindi lang kasi ganun ka-rush dito kumpara mo sa Dubai. At saka parang sa Dubai kasi pag lumabas. Doon na tayo. Alin? Doon tayo. Saan? Doon.
go. Sa Dubai kasi pag parang feeling ko pag lumabas ka doon parang kailangan maayos lagi yung suot mo. Oo, dito nakakalabas ako ng ano. Nakakalabas tayo ng kahit pambahay lang. Kahit pambahay lang. Doon, no? My God. Pero nung bago ako dito, sabi nila bawal daw mag-short. Pero ngayon, lagi akong naka-short. Siya din, oh. Eh, mainit eh. Halika lang. Eto, dumating tayo sa bahay namin, pero dito tayo dumaan sa basement, sa may parking area. Yung sinasabi ko sa inyong hindi ako kumuha ng parking kasi 1 year charging ang gusto nilang sisigilin sa akin. Eh, di ko afford yun. Mahal yun.